San Mateo 11:18-19. Kung di mo mudawat og palahubog, anong nidawat mong Kristo? Basahon nako. Yeah. Si Juan ni ane og nagpuasa siya og wala mo inom og dino. Og ang tanan ni ingon, giyawaan siya. 19. Ni ane ang anak sa tao o siya may kaon og may kaon og may inom. Og ang tanan ni ingon, tanawa ninyo kining tawhana. Ulit og palahubog siya. Anong nidawat man mong Kristo nga palahubog mas Kristo? Ang topic natin patungkol po kay Eugene Gapo, John chapter 4 verse 11, sabi doon ay pastor lang, so walang pare. So sabi naman ni Eugene Gapo, yung pastor doon ay sila raw. Okay, so kiniklaim ni Eugene Gapo na sila ay pastor. Okay, so ang pare daw ay pwede magpastor. Okay, ang pastor naman ay hindi pwede pare. Opinion lamang, no? So ngayon, ito po ay ating itama, no? Ang turo ni Eugene Gapo. Okay, so ang pastor, pare ng Katoliko, at ang pastor ng mga Bible Baptist ay magkaiba. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga background na ang Bible mismo nagsabi na ang pastor po ay hindi po galing sa tao. Okay, so sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ayan po mga kapatid, which shall feed you with knowledge and understanding. So bilang pastor, dapat magpakain ka with knowledge and understanding. So ito, nakita natin yung mga pastor ay nagtuturo po ito ng Word of God sa kanila, hindi po sa kanila makabase yung Bible, kasi nga nakabase sila sa Google, nakabase sila sa encyclopedia, at nakabase sila sa CCC, hindi sa Bible. Okay? So another, ang pastor po ay nagtuturo na nandito po sa Bible. Eh yung mga pari, no, si Eugene Gapo nagtuturo na si Jesus Christ ay lasinggero. San Mateo 11:18-19. Kung di mo mudawat og palahubog, anong nidawat mong Kristo? Basahon nako. Yeah. Si Juan ni ane og nagpuasa siya og wala mo inom og dino. Og ang tanan ni ingon, giyawaan siya. 19. Ni ane ang anak sa tao o siya may kaon og may kaon og may inom. Og ang tanan ni ingon, tanawa ninyo kining tawhana. Ulit og palahubog siya. Anong nidawat man mong Kristo nga palahubog mas Kristo? At si Father Gitgano naman, kadtong mga palahubog ni adini karon pamati mo kamoy gianhi sa Ginoo. Ingna na mga palahubog tapad nimo ikay gianhi sa Ginoo. Kadtong mga sugarol, ingna kamo may gianhi sa Ginoo. Ingna jud o Sharo naman pug di ta magbag-o, kitay gianhi sa Ginoo. Amen. Mga palahubog, magbag-o na ta. Mga sugarol, ganong magbag-o ta? Gianhita sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay mga dagkong tao, muanhis gindulman, sina... Si Father Gitgano ay isang pari na mayroon namang hawak na, no, alak na nakalasing. So sila kay mga pito man jud to katadyaw. Grabe to Kristo mo pa inom oi. Grabe to Kristo mo pa inom oi. Nya Katoliko man si Kristo. Morang Katoliko panahos kasal daghan kay inom. Kanang inyong ininom inimnan gamay ra na. Tadyaw man to ka Kristo. Mingaw pong kasal kung way inom, no? Pero si Mama Mary may nihangyo. Pero si Mama Mary may nihangyo. Ambarin sa rigla may nihangyo. Ang sa'yo na itabo, atin na diyaw eh. Atong pakpakan na ito Gino. Atong pakpakan na ito Gino. Mimi. Uy, niya magdasag kong duha kakutiner nga bahali na.
kay paon man eh. Ito mga ganahan mo, inom ba? Ah, gamay ra nang ako ake, ka Kristo tadyaw man jud to. Kuwang running ako ake, duha ra man ni ka container. Ang ka Kristo tinadyaw to. Una nga kining akong duha ka container to ba, kuwang ranis kang Kristo kay mga pito man jud to ka tadyaw. No, si Brother GC. No. Ipos sa social media. Mga Katoliko. Mga Katolik o mga pare yung mag-inom, sama pa di Darwin, kami, ana, ipo sa social media. Pero wag yun sila masuko ni San Juan o ni San Lucas na ang nag-inom si Kristo, gipos nila sa Biblia. O, lapos Biblia, gipos mabod, kinipos San Juan. Sa gipos sa Biblia. San Juan 2:11, naghimo si Kristo og unom ka tadyaw ka bino. Painom sa to. Pero nga no, naging gipos po ni San Juan. Ito ba'y unom ka tadyaw? Pito ka tadyaw. Sa man to, para ikaligo, para imnon. Para imnon lagi. Unya, kay masuko mga pastor, huwag inom-inom. Yay po sa social media, masuko. Gipos ni San Juan sa Kapitulo 2, versikulo 11. Oo. Unya na po sa San Lucas 22:19. Ingon na ngagda, mga sisos. Inom ka mo. Bino. Gipos po sa San Lucas. Sisos pag yan, ingon. Oo. Kung nautan pa, gipan, uyo, Lucas, utubili siya sa brinya, pus-pus deh, ha? Ay, pus-mubliya. Ay, pus-mubliya. Ibon lang ka sa pag-versikulo. Kina ito, malukas sa pating katulikuhan dako. Asa San Juan mga katuliko. Muna ni mga pastoro na palpak yun ang ilahang. Dito na, gingon sa singa dili. Sige na. Gawas. O dito na po. Pinong na dito. O ato na po nagtiwas dito. Gitiwas mo. Balik mo, gisaka na gito. O ito na, ipanghipos na lahat at bula sumsuman. Ipanaghan to. Si Jesus Christ raw ay gumawa ng tadyaw, no? Tadyaw na tuba. Okay? Alak na nakakalasing. No? So, yan po, no? Sa Bible, contradict na sila. Kasi sa kanila, ang pare ay natuturo na okay lang ang paglalasing. Okay lang naglalasing kasi si Jesus Christ naman ay gumawa ng anim na tadyaw na nakakalasing. No? So, sa Bible, sa mga pastor, hindi. Binagbawal iyan. Okay? So, yan po, no? Ating makita, mga kapatid. So, ikalawa, dito po, mga kapatid, ang 1 Peter chapter 2, verse 5, no? Hindi po yan ibig sabihin pare na ng Katoliko. Okay? So, sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2, verse 5. Ito po, oh. Dito, ye also, as lively stone, are built up a spiritual house, and holy priesthood, to offer unspiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So, ang kaya masasabi ko dito mga kapatid, yung mga believers, okay, kasama lang ng mga apostles sa verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation. No? A peculiar people that ye should show for the praises of him who hath called you out of the darkness into his marvelous light. So dito po mga kapatid, makikita natin na ang mga believers kasama ng mga apostol, ang pari ay spiritually tinawag sila na pari sa harap ng Diyos. So yung ibig sabihin niyan, ligtas na. Yung mga pari ng mga Katoliko, hindi naman yan ligtas. So ang totoong believers na tinawag ay mga priesthood. Spiritual po yan, hindi po yan pari ng Old Testament. Okay, so yan po, malinaw po mga kapatid, no, na ang mga totoong pare ay mga ligtas na. Si Gapo, no, si Eugene Gapo ay hindi naman yan ligtas. So another, sa Revelation chapter 1 verse 5, no, binasa ni Gapo din yan. Pero yan po ay spiritual, no, spiritual na priesthood, hindi po yan physical. Okay, so Revelation chapter 1 verse 5. And from Jesus Christ, who is a faithful witness and the first begotten of the dead, and the priest of the kings of the earth, and him that loved us and washed us from our sins in his own blood. So yun po ay hinugasan na ng blood ni Jesus Christ. So yun po yung mga ligtas na. Okay, so ati pang panoorin ang video ni Gapo.
sa buhat 2028. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, so binasan niya ang Acts chapter 20 verse 28. Babasahin ko ulit. Sabi dito, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he had purchased with his own blood." Ang tanong, no? Kayo ba yan? No? Hindi kayo yan. Eugene nga po, hindi yan kayo. No? Self-proclaim lang kayo eh. No? Kung babasahin mo ang sulat niya sa Pablo, yan po ay para sa mga ligtas. Kaya nga binili sa blood ni Jesus Christ. Ang tanong, ligtas ka na ba? Eh hindi. No? So hindi yun para sa iyo. Nako. Eh ano naman ang pinakain mo sa mga miyembro? Yung paglalasing, no? Yung pagsusugal, no? Hindi naman kayo yung nagtuturo ng katotohanan eh. No? Bagamat binaliktad ninyo ang turo ng Bible. Kaya nga hindi kayo nakabase sa Bible eh. Nakabase kayo sa Google. Nakabase kayo sa encyclopedia. Nakabase kayo sa Bible niyo mismo na CCC kasi hindi doon tinturo, no, yung mga tamang katuruan kundi mga twisted baliktad ng katuruan. Ayun, no? So kanang mga pastor nga gingon din taw na ikaw eh, takar mo kada. Mga obispo na, ha? Oh, si San Pablo pare ang nag-utor ana, ang nagsuwat. Oh, dapat kibaw ka ana. Hay man ang pare dia. Mga pare? Nas Biblia. Oh, niya, basahon na to. Sa Gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10, gihimo mo silang gingarian sa mga pare aron magalagad sa atong Dios og maghari sila sa kalibutan. Gingarian sa mga pare, dili gingarian sa mga pastor. Binasa niya ang Revelation chapter 5 verse 10. Dito po, "And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth." So, sabi ko nga kanina, yan po ay spiritual, na yan po ay priesthood, mga believers na po yan. So hindi po yan pare according sa Old Testament. Hindi po, kasi sa New Testament po yan po ay mga pare ng spiritual. So mali-mali na po si Darwin Gano, mali-mali rin po si Eugene Gapo, no? So aral pa more, kasi pulot ka ng pulot, Eugene Gapo, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Inigkamatay na mo at tukas langit, lingi-lingi ka, puros mo ni mga pare, dire. So yan po ay nagpapatunay na walang alam, kasi lahat ng mga believers ay sarap ng Diyos. Yan po ay mga priesthood, no? Sila po ay pare spiritual, kasi ang king po natin, no, ay pare. So lahat po tayong mga believers exempted. Si Eugene nga po ay mga ano tayo, mga pare, no, priesthood. So pag nandun ka sa langit, no, yan po ay nandoon na mga ligtas na. Eh, ang tanong, ligtas ka na ba? So pag hindi ka ligtas, Eugene nga po, hindi ka mapunta sa langit. Huwag man naging harian des mga pastor. Di taga kas Ginoo dito sa impyerno. Ang tanong, sino yung mapunta sa impyerno? Revelation chapter 20 verse 15. "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." So ibig sabihin sa Revelation chapter 20 verse 15, Eugene nga po, ikaw yun ang mapunta sa impyerno. Kasi hindi ka naman ligtas, no? So huwag mong kaming idamay kasi ligtas na kami eh. Pagtuo langit ra mag-impierno, wa may purgatorio. Kaya butang bukas Ginoo sa purgatorio, basig mo ingon pud ang Ginoo. Ayo na lang kay warba ka magtuog purgatorio, basig imong sangyawan tong tuos purgatorio, mawala ilang paglaom. Oy tagak na lang kag impierno. Has kang luoya nimo. Hindi na kami punta sa impierno. Okay, Eugene Gapo, hindi kami pupunta sa impierno. Pupunta kami sa langit kasi ligtas na kami. Kayo hindi. Kaya ma-impierno ka. At wala namang purgatorio sa Bible. Yung purgatorio sa Bible is scam yun. No? Ginagawa niyo yan, may purgatorio sa Bible para magkapira kayo. Huwag mo kaming lukuhin.